Magandang umaga po sa inyong lahat. Pati rin po yung sumusubaybay sa atin online via live stream, live streaming all over the world. Kung ating mapapansin sa ating mundong ginagalawan, kadalasan na perceive o nakikita natin ang ating mundo sa pamamagitan ng ating senses. Ilan ba ang ating senses? 5, hindi po ba? Ating nakikita, vision, ating naririnig, ang ating napapakiramdaman by touch, ang ating natitikman, at ang ating naaamoy. Chances are, most of the time, ganyan talaga natin na-perceive ang mga nalalaman natin sa ating buhay, sa ating mundo. Sa umagang ito, nakita natin si Simeon, napakatanda na. Sacred tradition says that he was 207 years old when he had this encounter with the Lord. At isa pa dyan, sabi rin ng sacred tradition, Simeon was already blind. Kung ganoon kang katanda, talaga lalabo na ang iyong paningin. And yet, the gospel said that he saw. Ano ba yung kanyang nakita? He was led by the Spirit into the temple. Kung malabo na ang kanyang mata, maaring bulag na nga siya, and yet he saw something. Nahawakan din niya yung sanggol. So that is physical sight. Pero sabi niya, he saw something else. Nakita niya ang tinatawag nating pagliligtas ng lumikha. Sa ating buhay, sabi ko nga sa inyo, kadalasan what we perceive are physical things around us. But the presentation in the temple did not happen only once to Joseph and Mary and Jesus and Simeon and the prophetess Anna. Alam niyo ba, hindi lamang kapag tayo ay nagpupunta sa isang lugar kagaya ng manawag na makikita natin din ang salvation. Sa ating karanasan, sa ating experience of prayer, maaring nagaganap din yung nakita ni Simeon sa kanyang buhay, sa kanyang pagtanggap doon sa batang manliligtas. In other words, hindi lamang itong simbahan, kundi yung mga hindi natin na-perceive ng ating senses, ang tinatawag nating pintuan or doorway into the temples of our lives. It is another way of being. It's another way of seeing. It is another way of knowing. Sapagkat ang vision, seeing, is more than sight. Hindi po ba? Ano sabi ni Simeon? My eyes have seen your salvation. Eh kung bulag na siya, bakit sinabi niya, I have seen salvation? Ano bang importante yung nakikita ng ating mga mata? Or something beyond? The invisible is seen, maaring contradiction. The intangible is touched. The unspoken is heard. The uneaten is tasted. And the odorless is fragrant. Sinulat yan ng isang manunulat din, ng isang author who reflects on these things. And there are times also in our lives when we come to our temples and we catch a glimpse of what Simeon saw. Halimbawa, nakapasa kayo sa board, hindi nyo inaakala, kagaya nung Bartop Natcher from USD. It took time for him to realize he had to pinch himself. Bartop Natcher siya. Kailangan niya, babagsak siya. Diba, those are perhaps an example of moments na ayaw mong matapos. Di po ba? O di kaya, nakita nyo yung inyong soulmate, yung kasama mo sa buhay, sa pagtanda hanggang sa kamatayan. O di ba? That is something, how I wish hindi na matapos ito. O di kaya, nakatapos ka ng isang kursong mahirap o mahaba. We always hear ourselves, sana po hindi na matapos ito.
O di kaya may balita kang natanggap, wala ka ng cancer. Sana po hindi na matapos ito. Kung minsan nga eh, kapag ka namnam natin yung ganung mga experience, diba? Pinipikit pa natin ang ating mga mata sa ating pagdarasal, sa ating mga panalangin. We close our eyes. Why? Because there is another way of seeing. Kagaya ni Simeon, we also sometimes experience a presence that is greater than what is around us. Sana nga ay ganun ang mangyari sa atin. Hindi pa ho tapos ang Pasko at sa mga darating na araw ng bagong taon. You felt more than what you could touch. You saw more than what was in front of you. You knew there was more going on than the events of that moment. Diba? Parang ganun din po talaga mga experiences natin. Halimbawa, yung mga pumupunta dito sa Manawag, kapag ka nasagot yung inyong mga panalangin, hindi kayo magkanda-ugaga sa pagpapasalamat sa mahal na birin ng Manawag sa Panginoon. Di po ba? Ang problema, sabi, eh paano Father pag hindi pa nasasagot yung aking mga panalangin? Eh, yun nga. Dapat doon ang kailangan ninyo yung another level of seeing. Maaring sabi mo, hindi yun ang natanggap ko eh. Teka, wait a minute. Mas intense nga yun eh. Bakit kaya? Maybe the Lord or the Spirit is also leading me to another temple where I have to see something more than what my eyes can see. And those are the moments when we see salvation. Kapag ka nakita natin yung salvation na yon, hindi lamang yung physical na sanggol, hindi lamang yung sanggol na nakikita natin sa bilin. Kapag ka nakita natin yung pagliligtas niya ginagawa sa atin araw-araw ng ating buhay, masasabi rin natin yung dinasal ni Simeon. I am now free to go in peace.